Hunters, unahin natin itong kay Carl Axel. Gusto ko na ito i-out sir. Pinagbibili po mga ka-hunters. Ito po yung mga fancy banknotes na tinatawag na literal na 1 million. Kasi may number 1 sa unahan, tapos yung mga sumunod pong numbers ay mga 0 na po, no? 6 na 0. Kaya ang tawag po dito ay mga 1 million. At meron pong value itong 1,000 peso bill na ito. Medyo mahirap lang kasing ibenta itong mga 1,000 peso fancy banknotes kasi 1,000 siya, no? Pag kinuha mo yan, syempre magdadagdag ka dyan bukod sa kanyang face value. Ito naman kay Jay MacArthur sir, tanong ko lang po kung maka-error po ba itong 1 peso. Isa-isahin po natin itong NGC 1 peso na 2018, ano? Medyo misaligned lang ito eh. Ayan. Pero parang pro siya, no? Sumunod ito ng mga year 2008. Yan, napapansin ko po dito sa mga year 2008 na ganito na yung parang pros yung appearance po niya. Eh, parang common na po eh. Ang dami-dami ko na pong nakikita kahit ako po may mga hawak ako niyan. Pero kung i-check mo sa record eh, rare, no? Maaring yung pros ng 2008 iba po. No? Maaring iba po yan. Itong sumunod na yung year ay 200 na lang. Hindi natin masabi kung 2001, 2002, ayan o. 200 yung year niya mga hunters, no. Missing. Missing yung isang zero nito. Ayan. Maganda po ang error nito kasi hindi halatang parang nabura lang, no. Meron pong added value. Yung gantong klaseng mga error coins, lalong-lalo na itong 1 piso na year 200, no? Ito naman kay Edwin, Mardoni Idol, pakilatis ko lang yung mga bago kong nahan, BSP 10 piso at NGC 5 piso, kung legit error. Tingnan po natin, mga ka-hunters. Sa-isayin natin, ito sa reverse, no? Meron na po kasing, may mga posibilidad na itong klase mga ganito mga error ay man-made. Kasi pwede na po nga sa JN yan, you know? Although meron pong mga error na tinatawag na mga mint damage, no? Mga structure, kaya nagkaganyan. Kaya lang sa Ubers ay parang damage lang kasi siya. Ito naman ang 5 piso mo, no? NDC, mga broad strike. Broad strike yan mga countries kasi parang meron siyang linya na pabilog katabi ng pinaka-rim ito. Ganon din sa kanyang reverse. Parang malalim. Kaya tinawag siyang broad, no? Broad strike error. Ayan, legit po itong 5 piso na to mga hunters. At meron pong value yan yung mga ganyan. At ito naman kay J. MacArthur ulit, no, may value din po ba to itong mga 10 piso natin na sa ating thumbnail 2015. Napansin ko kasi dito mga hunters, no, yung script niya Republikana Pilipinas at yung year 2015 extra wide, no, extra wide script siya. At mayroong bukol sa part na yun, nakita po ninyo. Mga bukol na yan sa mga 10 piso BSP ay common. Kaya lang ito kasi iba ang karakteristik nito. Wide script. Yung mga 2015 pong hawak, hindi naman ganyan eh. Tsaka iba eh. Iba yung dating nitong 2015. Ito napakaganda pong tingnan. Diba? Ganun din itong isa. 2015 dito. Ito pong parang black tone yung sa outer ring niya. At para siyang proof coin kung titignan nyo, pero hindi po ito proof coin year 2015. Nagkataon lang po na ganyan ang naging kanyang appearance. At syempre kung value, meron po mga value yan, basta ganyan po kaganda, ka-attractive ang inyong mga 10 piso. Ayan mga hunters, huwag pong kalilimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel. Ayan, sa mga baguhan, lagi kong pinapaalala yan, pwede po kayong mag-listing dito sa ating Facebook page at mag-subscribe din po kayo. Parang YouTube din po, pwede na rin po kayo mag-subscribe dyan at mag-join sa ating membership para makapasok po kayo sa group chat natin. Maraming salamat po. Hanggang bukas na lang po tayo. Kita-kiss tayo. God bless you.